Matagumpay at produktibo, ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga kauna-unahang state visits sa bansang Indonesia at Singapore sa kanyang paglapag alas 10:30 Miyerkules ng gabi dito sa Maynila. Sa Indonesia, naging makabuluhan anya ang kanyang pakikipag-usap kay Indonesian President Joko Widodo, kung saan nangako ang dalawang leader na lalong paigtingin ang pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang gobyerno sa iba't ibang larangan. Our conversation covered all facets of our relations, particularly defense, security, maritime cooperation, and of course, trade and investment and people-to-people ties. We renewed our commitment to stronger bilateral cooperation as fellow ASEAN members and as members of ASEAN and members as two of the largest maritime nations in the world. Sentro rin anya ng kanyang pakikipagpulong kina Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at President Halimah Yacob ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ngayon ng iba't ibang bansa. We all share the view that in this time of geopolitical turmoil and uncertainty, unity, mutual respect, and the principle of sovereign equality should always prevail in our efforts to uphold peace and stability and an environment conducive to our continued national development. Bukod sa mga bilateral agreements, nakumbinsi rin daw ng Pangulo ang maraming mga negosyante mula sa Singapore at Indonesia na mamuhunan sa bansa. I am proud to announce that we have signed and sealed a total of 10 letters of intent and 12 MOUs in the sectors of renewable energy, data centers, e-commerce, broadband technology, startups, government housing and agriculture, and witnessed the signings of several letters of intent and MOUs from 22 Indonesian and Singaporean investors. Kung susumahin na abot umano sa $14.36 billion o 804.78 billion pesos ang halaga ng inaasang foreign direct investments na ibubuhos sa bansa. This will support our country's economic recovery efforts and create more jobs for Filipinos here in our country. Katunayan, mula pa lamang umano sa pangakong investments mula sa Singapore na aabot sa 374.57 billion pesos, inaasahan na 15,000 Pilipino ang mabibigyan ng trabaho. Ito ay magmumula sa industriya ng aviation, medisina, engineering, education at information technology. Pagkatapos ng Indonesia at Singapore, sunod namang lilipat papuntang Estados Unidos ang Pangulo para sa isang makasaysayang pagbisita. Kasama sa kanyang schedule, ang kanyang talumpati sa harap ng United Nations General Assembly. Inaasahan din ang kanyang pakikipagpulong sa mga leader ng bansa. Ladies and gentlemen, Pia Gutierrez, ABS-CBN News.